Sama na sa masamang food trip ngayong araw, kasama sa Kim Bellion at Patricia Coma. Oh my gosh. Grabe, kanina ko pa tinitingnan to, guys. Ang young actor na si Josh Ford, i-attempt mag-apply bilang barista? So Troy, magkatrabaho na po ako dito bukas. Sakto, we're hiring for janitor. Hire! Alamin kung paano magpatubo at magpalaki ng kale. Kapag nag-harvest naman ng kale, huwag yung tulad sa lettuce na kinakat. Pwede nyo yung paisa-isa. May mga panalong dishes din tayong matitikman. Ito yung isa sa mga ingredients na nagsa-celebrate dun sa pinanggalingan ni Ma'am Heidi, yung kanilang labog. At ang mga fresh ingredients sa mga putahing gagawin natin, magmumula sa isang simpleng garden sa Bulacan na matyagang pinalalago at inaalagaan ng isang YouTube content creator at internet personality. Binibigyan ako ni Ma'am Heidi na now for our chicken and spinach empanada. Siyempre, yung pinakaunang component na gagawin natin is yung dough muna. So we have here our all-purpose flour. And then yung ating sugar. Baking powder. And mix lang natin yan together. So ito yung parang pinaka-dry ingredient natin. So once na-mix na yan, the first thing that we need to cut in is yung ating mantikilya o yung ating butter. And then irarub lang natin yung ating harina doon sa mantikilya para mabuo yung parang paste-like consistency ng ating dough. So once na ma-irub in na natin yung ating all-purpose flour doon sa ating butter, pag hindi pa natin nakukuha yung tamang consistency, we can add gradually ng cold water. So it's advisable na pag magdadagdag kayo ng malamig na tubig is more or less mga paisa-isang kutsara lang. And again, stress on dun sa malamig na tubig kasi since malaking portion ng ating recipe ay mantikilya, kapag warm or room temperature water yung ilalagay mo, magme-melt. So para mas makuha natin yung mas magandang consistency, it's advisable talaga na malamig na malamig na tubig yung ilalagay nyo. So ito yung hinahanap nating consistency. Hindi na siya dumidikit sa kamay. We'll just let this rest and chill sa fridge for siguro at least 30 minutes hanggang tumigas siya kaunti. Kanina, nasimulan na natin ang paggawa ng ating chicken and spinach empanada by preparing the dough. At habang may chichilax yan, oras na para gawin ng filling. So ino na natin palambutin yung ating patatas, which is yung parang pinaka-starch component ng ating filling. So once half-cooked na yan, pwede na nating tanggalin. And we'll use the same pan. At kung mas marami pang liquid, doon na rin natin iba-blanch yung ating spinach. Pero ito, hiwain lang natin siya para mas mabilis siyang maluto. Lagay na natin sa ating boiling water. And siguro bigyan lang natin ito ng mga 1 minute. Pwede na nating hanguin. Making sure lang na ma-squeeze out natin yung excess water. And also, yung ating protein component, yung ating chicken. Pwede rin kayo magluto ng any other protein. Kung gusto ninyo ng isda, pork, beef, pwedeng-pwede. Make sure lang na luto na ito at ready ng kainin. So, season lang din natin ito ng salt and pepper. And then mix. Para sa assembly ng empanada, nirolyo muna natin ang dough ng manipis. Saka nilagay ang ginawa nating filling at pagkatapos ay sinelyo gamit ang tinidor. Maaari kang gumamit ng oven para lutuin ang empanada. Pero pwedeng-pwede ka rin gumamit ng malalim na kaldero. At syempre, pwede rin iprito ang empanada. Masarap ang pagkaasin. Sa edad na 64,
Nakakatuwang makita na kahit pa ilang taon na mula nang siya ay nagretiro sa pagtuturo sa eskwelahan, patuloy pa rin siyang nakakapagbahagi ng kaalaman at inspirasyon sa marami. Ngayon, hindi na lang sa apat na sulok ng classroom nagsisilbing teacher. Tuloy ang food adventure natin today kasama si Nanay Heidi na sikat online dahil sa mga videos na nagbabahagi ng kaalaman kung paano makakapagtanim ng mga sariwang gulay sa bakuran. Tulad ng sabi ng idol nating plantita, kahit sino kayang-kayang gawin ito. Kaya ang mga sariwang gulay, imbis na bilhin, grow it yourself sa sarili niyong garden. Isa sa mga in-demand ngayong gulay dahil na rin sa kagustuhan ng marami na maging mas healthy ang kanilang lifestyle ay ang leaf cabbage na mas kilala bilang kale. Nabibilang ito sa mga tinatawag na superfood at napatunayang makakatulong sa pagpapalakas ng immune system, nakakatulong sa may mga high blood, at nakakapagpababa daw ito ng risk ng pagkakaroon ng cancer. Ayon sa kaibigan natin mula sa Freshco Farm na si Ma'am Marilyn Buenaventura, kayang-kaya raw natin itong palaguin sa sarili nating mga tahanan. At napakasimple lang daw kung paano. Sa mga gustong mag-alaga ng pagtatanim ng kale, magpupunla muna. Kailangan naka-ready yung soil. Kada butas ng pagpupunlaan, isang pirasong butin. After na maipunla yon, nadilig na yon, tatakpan nyo ng kung anong sako. Bago takpan nyo seedling tray, kailangan basa na yung nailagay na soil na may kasamang kukufit kasi yun yung magsisilbing ano niya na parang laging nagmo-moist yung lupa na may kukufit. Tapos tatakpan nyo ng kahit na anong ano, basta kami usually sako lang yung tinatakip. Habang natatakpan pa siya ng sako, kailangan ang paglalagyan yung nasa lilim. Basta safe yung naipunla. After 3 days, makikita nyo pumuputok na yun. Ibig sabihin, good quality yung naipunla. Almost 3 weeks, depende sa ano ng temperatura kasi minsan masilan. Depende din sa greenhouse na pag-iimba ka ng seedling tray, makikita nyo yun may sumibol na ng dahon. Bago ma-transplant yun, kailangan almost 2 to 3 leaves. At saka nasa 2 pulgada na rin yung haba ng naipunla na tumubo. Pag ready na to transplant, nakita nang okay na yung ano, pwede nang i-transplant yung mga naipunla. Pag naitanim na yung kale, lalo na pagbago, 4 times ang pagdilig. Pag malaki na, 2 to 3 times lang, okay na. Sa mga gusto naman magtanim ng kale sa bakura, napakasimple lang. Pwede kayong maglagay sa sako o mga container na empty. Lagyan nyo ng magandang lupa, ilagay nyo lang dyan sa tabi-tabi. Basta alaga rin lang sa dilig. Kapag nag-harvest naman ng kale, huwag yung tulad sa lettuce na kinakat. Pwede nyo yung paisa-isa. Yung time na kailangan nyo mag-blend, paisa-isa lang. Usually dito sa amin, almost 2 months bago namin palitan. Iwasan ng bunutin yung kale para may babalikan kayong haharbisan. Basta maproteksyonan lang na hindi madapuan ng anumang insekto, tatagal na tatagal yung pagkukuhana ng kale.